Oo nga, no? One shoot. One shoot. Hindi na siya one shot. Di ba? Pag one shoot kasi, O lang. O lang. Pag double O, shoot. Shoot. So one mahaba. Shoot. One shoot. Pag tayo sinuway, hindi na direct. Uh-oh. At sinabi natin one shoot, sasabihin namin, eh, oy, patay mo direct, one shoot naman talaga. Babasa lang kami. Oh, yung one shot sino bang may mali? Or baka pasigaw na one shot yan. Ah, pwede. One shot! Kaso hindi. Wala, pero dapat, wala exclamation eh. Oo, ah, tama. So pag binasa mo talaga, one shoot. One shoot. Oo. Oh, tama, tama. May, comment nyo dyan guys kung nag-agree kayo. Kung one shoot kung ba, one shoot ba talaga. Pero, eto na. Uy! Ano yun? Ano yun? Nakikita ko na ang plano ng Unique Devo dito, Kuya Rob. Ano? Binaban nila si Kuya Ace. Parang yung naging setup ng banning natin, ano ah, nagkaroon ng influence yung Series 1 ah. Oo, tinang... Kasi nalakasan sila kaya GZ eh. Oo eh. Oo. Nakita niya, ay baka ganito din yung mangyari. Pero, well, kiri nga siya eh. Even the Selena nagiging priority pick ng Todak kanina. Oo. Selena ban, Matilda ban, Yeshun Shin at... Ay, tignan mo, nagre-ritual na, oh. Oo, oo. Nagre-ritual na, nakita mo si Maybe. Ayan, oh, nagre-ritual, oh. Oh. Yun, ano, may mga pa-fingers-fingers, ano kasi yan, Dong, eh? Yung, kumbaga, yung pagka pinipilantik mo yung gano'n, tumutunog yan, eh. Tumutunog. Parang chiropractor yan sa ay, sarili oo. Mo, eh. Tapos iniikot-ikot niya pa yung ulo niya, ano? Oo, may ganong ritual, eh. Yan yung pagka, ang hirap kasi, lalo na pag four-finger ka maglaro. Oo. Ang hirap niyan. Kailangan mo talaga i-stretch ang inyong mga daliri. Oo. Uy! Esmeralda ban. Piling ko tinatanggal dito talaga si May, si ano eh, si Ace. Yes. And so far, ah, yung mga nagiging priority in terms of banning talaga, yung Esmeralda, Brody, Matilda, hindi talaga sila nakakalusot sa first three bans ng bawat team. Maybe is the one commanding, ladies and gentlemen, para dito sa Burmese Ghouls. Mm-hmm. And like what you've said, Rob Luna, ebe-emphasis tayo dito sa mga carry heroes. What is the first pick ngayon para sa side ng Unique Devo? Makikita natin. Ano si kaya, Defender. Yan, si Defender yan eh. Yung Benedetta open dito. Kuya Jin, ha, we're in yung for, sa mga past games natin. Ay, well, at least yung unang series. Ang ganda ng mga pinapakita. Yung mga Jawhead, nandito pa rin naman. So, what's gonna be it for Unique Devo? Benedetta. Johnson. Jawhead. The cheese pick ang Jones. Pwede kasi pang ano yun eh, pang gulat. Pang psycho. Oh, Jawhead na lang, Jawhead. Joel. Yeah, Joel. Yan. Priority pick, pangatlong first pick na to. Oo. Pero gusto ko tong ano ha, yung nakikitahan natin yung mismong hero kada pick nila. Oo. Ay! Ay! Rekta! Lunox. Parang gustong tunawin kagad yung mga Joel. Hero eh. Inabangan nila yung Joel pick, Kuya Rob. Oo. Tas Benedict, aba, mainit ang Burmese Ghouls. Mm-hmm. I like it, I like I it. I like it too. Mm-hmm. But what is the pick for Unique Devo, Kuya Rob Luna? Well, may Mother mga Russia open na mga Gucci side lane, no? Like YC, open sila ngayon dito for the side ng Unique Devo. Pwede na rin silang pumili kaagad dito ng kanilang pang mid lane. Or baka nga, ano eh, baka nga magkaroon ng Ling dito eh. Ling Dong, no? Oo eh. Pantapat lang. Ano pa pang counter sa Lunox? Parang kailangan... Technically, hindi mo naman kailangan counterin siya talaga. Kumbaga, sabayan mo lang din sa ano. Ay. Kumbaga yung early. Pero ito ah, Roger, si One Shoot. One Shoot. Sa bagay, di ka matatawagin ng One Shoot kung ayaw mong shumot. Shumot ng shumot. Oo. Shooty wrist pala yan. Ayos. Safe pick. Safe pick. Safe lang ang ano, no? Unique Devo dito, no? Parang wala muna silang ano, wala muna silang... Hindi nila pinakita agad eh. Kasi itong Roger na to, I doubt na mapupunta yan sa banning. Pero kasi ang maganda rito, hindi parang they're still waiting eh. Oo, sa mga magiging hero ng Burmese school. So meaning to say, situational pa yung dalawang pick ngayon dito ng Unique Devo. Meanwhile, dito naman sa Burmese school, they're still pinag-iisipan na nila dito kung kukunin na ba nila kagad yung jungler nila or kukuha na ba kagad sila dito ng isa pang or rather yung isa pang core. Isa pang core. Yun nga, yung jungler nila or tank na ba? Oo, tank. Kasi pwede na silang ano yung in terms sa mga banning eh. Pero Claude. Claude, ay, ito yung sinasabi natin, Rob. The likot combo. Ay, Claude hirap. And Benedetta. Hirap. Tapos meron pa silang Lunox. Ang hirap patumbayin yung tatlo na yan pag nakapag-farm. Ang hirap hulihin yan. Ang hirap hulihin yan. Ang daming dash niyan. Kasi given meron kang ejector, wala. Hindi mo rin agad-agad mapapatay. Oo. Tsaka kahit Roger ka, no? Hindi mo agad mapapatay.
Kumbaga, may iwasan yung Roger dito. Ang panghabol mo lang talaga dyan is yung timing mo ng like and pounce eh. Oo. Parang kailangan ng unique debut dito tingin ko ng crowd control na panglahatan eh. Mm-hmm. Pwede pang... It's either yon or pwede nilang gawin, ituloy na lang nila yung mobility type of lineup nila. Kumbaga, micro skills na lang. Micro one na lang, no? Mm-hmm. Selena ba open? Ay, hindi, wala din yung Selena. Wala yung Selena. So ngayon, Burmese goal dito, they were actually targeting a mid lane na potential dito sa side ng ano, ng Unique Devo. Pero kasi ang Unique Devo, they are one of the teams na mahilig sa mga like Farsa, Chang, o even Harit. Ginagamit din nila yan as their... Oo. So ngayon... Harit pwede. Mm-hmm. Sa Unique Devo, no? Indeed. Sa Burmese goals naman... Ano na sila tank na lang ang kulang eh. Wala nang Akai. Nagtatank. Pero kasi sobrang ano eh. Sobrang lawak ng... tank pool ng tank pool. May mga mga ano nga tayo eh. Like Sylvana tank. May Kufra ka pa. Kufra. Yes. Feeling ko Khalid. Uy, interesting yung ban ng ano ah. Nangyari ito kanina eh. Matilda so, last ban. Nagmamatter ngayon yung sinabi natin na ano, may influence yung Series 1. Oo, meron talaga. Diba? Kasi Yudora. Ito yung naging ano eh, sagot ng Omega Esports doon sa Todak nang pumili sila ng ano eh, kay Chico. Ng Benedetta. Oh, Benedetta. Hindi, not only that, yung Claude. Yung Claude kanina, naubos. Kumbaga nanonood itong Burmese Ghouls talaga. Tsaka alam ng Burmese Ghouls na yun yung counter eh. Mm-hmm. Kailangan mo lang ng panghuli. And actually, yun nga yung pinag-uusapan natin kanina, Rob. Oh. Kailangan dito ng Unique Devo ng mga panghuli. Kasi kung hindi, like kung Joed lang ang panghuli nila, pag nag-late game, ubos talaga sila eh. And Rob, nakikita mo, medyo humihikab. Mm. Humihikab, mga kaibigan. Oo. Sa ano kasi... The jet lag is real eh. Hindi pa nakapag-adapt. Hindi pa nakapag-adapt eh. Oo, sa tulog. Pero yeah, nag-agree ako sa iyo ha na yung ang hirap nga ng huli. So ang magiging sagot dito ng Unique Devo, it's more on their sustainability. Given na hindi nila agad-agad mahuli rito yung mga members ng Burmese Gold, they're still squishy heroes. 'Di ba? So, malambot pa din. At ayun yung magiging makunat. Oo, nakita natin kay Iwan 'yan ha. Tigreal. Though natalo yung Toda kanina, maganda yung naging setup. Ng ano, ng Tigreal. Parang pangit din yung Balir dito, no? Pang tapat dito sa lineup ng Burmese Ghouls. Feeling ko ano to, ay, Parsa. Easy kill ka doon, dong. Parsa to, Parsa. Parsa, yes, indeed. Parsa. Parsa na lang. Or even Chang O, it's good for their pick ngayon for the Unique Devo. Ako nagli-lean towards ako sa ano? Sa Parsa. Ako, Parsa. Panghuli lang. Yung mga votes na napanood ko kasi sa kanila, Chang O eh. Chang O, mas trip nila, no? Mas nag-Chang O sila eh. Parang pwede nga rin Chang O. Pero kasi kailangan nila dito panghuli eh. Mm-hmm. At least yung Parsa meron. Ah, yes. Saka kapag nag-BMI out yung Claude, mahahabol nung Parsa eh. Mm. Saka ginagamit. Oy, eto nakita nila kanina kasi si Kuya Curtis. Curtis, malupit eh. Tarang nag-double marksman si Claude. Kadya! Panghuli! Eto na, speaking of panghuli ah. Dami nating sinabi na panghuli, kadya naman pala. Pwede naman talaga, panghuli talaga. Delikado rito si D. Si Kuya D. Oo. Marksman na si D. Oo. Hindi, seryoso yun, guys. Kasi pagka nahatak eh. Oo. Diba? Pakiramdam ko, ano na to, Rob? Ano yun? Jungle Benedetta, Lunox mid lane, Tank Tigreal, Gold lane Claude. Ang iniintay natin dito, XP laner sa Burmese. Mm-hmm. Tatapat sa Yuzong, Tams. Pwede. Nag-make sense yun. Or ano, Lapu. Lingdong! Ay, Jungle Lingdong. Side lane yung Benedetta. XP lane Benedetta. Yes. Gold yes. lane Claude. So, apat na core. Grabe. Ang hirap hulihin nito, no? Apat na kailangan uli ng Kaja. Isa lang pang uli ng Kaja, bro. Mm-hmm. Awit. Medyo ano to, tricky. Pero nagbe-make sense pa rin yung Kaja. Diba? Oh, kasi sabihin na natin ano dito, kaya niya pa rin pag bumaba si Ling, pwede niyang atakin agad. Oo. Anong ano mo dito, Rob? Anong ula mo? Ano lang? Feeling ko Unique Devo. Ay, ako, ano ako eh. Burmese ka? Burmese ako eh. Kasi feeling ko masyadong greedy eh. Ay. Line pero may Burmese. Mga teams tayo na pinanood ng mga nakaraan na ganito yung lineup. Talagang greedy in nature eh. Pero kasi yung offensive capability nila, talagang sa early game, mararamdaman mo agad eh. Pero yeah, misi ako, I'll go for Burmese goal dito. Sige, ako Unique Devo ako, Kuya Rob. I think it's a matter of
kapag hindi nakapag-snowball, parang sobrang snowball kasi itong lineup ng Burmis eh. Mm, yes, indeed. Pero ang nagme-make sense naman na yung pagpili mo. Oo. Doon kasi once na ma-divine judgment kahit sino dito on the members, even lalo na yung Lunok, pag hindi na siya nakapag-brilliance kaagad, pwedeng-pwede. Oo, pwede agad. Talaga. Easy kill kaagad, easy kill. Ayan na, dumilim na ang paligid. At nakikita nyo naman, we are now inside the M2 World Championship map of course, series number 2 of this day. Russia versus Myanmar. At ayan na, sinimula na kagad. Ay! Rob! Ano yun? Ah, okay. Tama. XP laner si Ruby. Tapos gold laner naman si kaibigang D. Indeed. Nakaano si D, ha? Ayaw mo nito, Rob, ha? Yung Avarice. Avarice, yes. And given nga yung divine judgment na itong Kaja, hindi ka rin masisave kasi ng Purify. Unless mapindot mo yung Purify before the divine judgment. Oo. Oo. Ano kasi yun eh, instant luck yun. Pero let's see ha, dahil mukhang wala pa namang nangyayaring balugbugan. Actually, ito na pala yun. Napamali si Kid ng pasok dito, Kuya Rob. Oo. At ayaw mo nito. Ito, mahirap sa lineup ng Unique Debut. Dalawa yung catch nila, Kuya Rob eh. Pag hindi tumama yung ejector, pwede kang i-divine judgment. At dalawa kagad yung na-kill ng Unique Debut. Oo. Though, nakabawi naman kahit papaano doon si Maybe. Pero nakikita natin yung aggressiveness dito ng Unique Debut. Ah. Pero kasi yung Burmese goal, this is the scaling type of line. Ah. Pero hindi rin natin pwedeng maliitin yung sa Unique Debut kasi this is a two marksman setup. Oo. Meron sila ritong 1-1. Eh, nakita natin sa Omega Esports kanina, Curtizy. Balagbag. Balagbag talaga, lalo na sa late game. At saka eto, yung Claude, medyo ano yan eh, medyo kapag wala pang ultimate, tagilid sa, ano yan eh, kung baga kaya sumbay ng 1-1 as long walang ultimate. Pero eto ang tunay na bida ng side ng Burmese Ghouls, Ace. Getting that free kill. Dito sila mahihirapan, yung Unique Debut, yung Ling. At kaya pa ata si sa One Shoot. Dash muna kay Ace, nabiten. Nabiten. And hindi niya na rin pinilit. Oo, kasi pwede pa, baka makapag-dash pa dun eh. Yung Roger. Unfortunate for the side of Burmese Ghoul, pero gusto ko yung laban ngayon ha. Nagsasabayan. In terms of goal, dikit na dikit. Balugbugan talaga yung labayan ngayon. Pero tingin ko, rugi talaga yung Roger pick dito, Kuya Rob. Uh-huh. Mahihirapan si kaibigang One Shoot dito kumuha ng kills. Kasi anda, yung mga option niya pang kuha ng kills, mga katakas eh. Like yung Benedetta, yung Lunox. Ayun, magaganyan lang yan eh. Oh. Pwede niyang abangan and then tsaka siya papasok. Kaso wala siya mahuli. Ayun, hindi niya naman siya nakahuli. Pero mahirap. Ano ha, level 4 na ngayon dito si Sawo, Manjin. So, alam naman natin, isang hatak lang nito, kayang-kaya kagad po ano yung boomers. Boomers sila, lalo specifically. Yun nga, sabi mo kanina, hindi agad yung makakapatay dito si One Shoot. Pero kasi, pagka nasabayan naman siya rito ni Sawo, magsisynchronize yung mga skills nila. Kailangan nila mag-usap dito, Kuya Rob. Mm-hmm. Kailangan nilang magsama puwersa. Kasi I do feel na itong Burmese Ghouls, kahit sino pwede mag-initiate eh. Doon sa apat. Si, ang magpa-farm lang talaga doon sa taas, si Kuya D. Pero yung Benedetta, yung Ling, kaya kasi mam-bait niyan eh. Mm-hmm. Yung bait muna and then back. Ganun yung gagawin ng Benedetta Ling. So dalawa yung option mo, dalawa yung problema mo. Dalawang masakit. So let's see kung paano ito i-handle ng Unique Debut. As the game is now progressing, reset muna tayo ng Bops, Rob Luna. Oo, I may say, Manjin, ha? Medyo itong game natin na to, medyo tatagal siya. Kasi ano eh, yung aggressiveness nila, huminto bigla eh. Huminto diba, talaga. Diba kanina, talagang yung mga invade nandun so together. Tukan. Pero I like what Unique Debut is doing. Talagang they know their winning condition. Alam nila na papalag sila onto the late game. Hindi nila pinipilit eh. Given na kanina pa level 4 si Sawo, hindi nila in-overextend eh. Uh-huh. Yung mag-PK nila. Pero ito, turtle na ang magiging sagot ngayon dito ng Burmese Ghoul. Let's see kung paano arangkada dito si Lil. Pero mukhang makukuha dito ni Ruby D ang turtle. That is of course the Tempest of Blades coming out of the Ling. At mukhang ubos ata dito ang Unique Debut. Yes, ubos nga sila. Biten ang initiation ng Unique Debut to get this match. To, Jin. At mukhang sinasawo ay hindi makakapag-back. You're definitely right. Maybe coming in. But that is maybe kamuntikan pang mabuhay doon. Pero ubos ang dalawa dito sa side ng Unique Debut. At magpa-farm na lang si Sunset Lover. Oh my, medyo malayo yung nilakbay ni Sunset Lover para lang rumisponde doon sa may bottom lane. Yep. At tignan mo, yun yung ginagawa. Binibrillance lang yung wild charge.
yung ano, unstoppable force. Na-stop yung unstoppable force na doon, Jin. Pero yeah, like what I've said, ang ganda ng start niya dito ng Burmese goal, yung Claude, hindi pa so technically hindi naman talaga siya sasama. Ang ano kasi dito, so ganitong type ng marksman or rather nitong yung average type, ang bilis ng farm niya ni. Kumbaga, kada cooldown ng first skill mo, with mo, talagang ano eh, oo, clear kagad ng minion eh. Yeah. And gamit na gamit talaga lahat. Gamit, kumbaga, may gold lane ka na, may turret gold ka pa, may extra 10 pesos ka pa nung Avarice. Mm-hmm. So talagang sulit na sulit yung pera. Ang ganda rin kasi ng ano eh, ng early na pagpalag dito ng Burmese Ghoul. I may say it was actually Kid. Siya yung talagang nagbo-burst dito for the side of Unique Devoe. And yung zone out ni Maybe. Look at him. Though namamatay siya kanina, pero yung turtle fight na yon, malaking bagay yon kasi yung implosion niya hindi makaangat, hindi makapasok or maka yung zone out na ginawa niya doon against Unique Devoe. Talagang nahirapan. Oo. Nahirapan pumalag. So pwede nating sabihin na hindi nag-work ngayon yung Kaja pick ng side ng Unique Devoe. I think masyado ring maaga yung Roger pick nila eh. Yes. Kaya na-counter ka agad nung mga saka yung heroes ano, eh, na maliliksi. Malilikot. Sige ka balikod, kalikutan na nga. Ultimate para sa implosion dito mula kay Maybe. As a Ruby D will just dash his way out. Here comes the Black Dragon form. Maybe now falling low. Hindi pa rin nagpo-proc dito yung ultimate ng 1-1, but it's okay as Maybe will fall down. But that is the Chaos Bolt coming out of the Lunox. At mukhang ubos ata dito ang Unique Devoe. Tingnan natin kung mapapalaban sila. Lunox, Kid, free-hitting everyone. Ace nandito na din. 3-on-3 matchup. Napalaban na lang Sunset Lover dito. Sunset Lover with the ultimate, pero nabitin yung proc. Nakabawi doon ang Unique Devoe. The one patay ata shot dito. Oh! Taking Kid along the way. Oh my, I may say, Unique Devoe. Yes, lamang dito in terms of gold, ang Burmese gold. Bawi sila dito. Ito pa ang ano natin sa meta ngayon natin, Jin, no? Na, regardless na nakalamang ka on the early game, pag na-shutdown kayo bigla, yung gold, ang bilis bumaliktad. Ibang klase, men. At saka may tinatawag dyan, yan yung gold swing. Mm-hmm. Na tinatawag talaga the part na yung shutdown gold. So, oh, ibig sabihin kapag mayroon ka talagang kill streak, ayaw mo magpapatay eh. Mm-hmm. Kaya tignan mo si Ace, umalis ka agad dun. Oh. Kasi alam niya kung lalaban siya dun, pwedeng magka-potential na magka-death siya doon sa laban na yung Kuerob. Sa given din eh, nung after nung Tempest of Blade niya, wala na masyadong namatay. Pero speaking of, Ruby Didi dito, nakatikim ng Crossbow of Tang. Pero yung Turtle dito, mukhang makukuha ng Burmese Ghoul to ha, pero lumalaban. Oh! Nako po! Tignan natin yung Turtle! Nako! Nakuha pa rin ang Burmese Ghouls as Lil also will die. As Sawo na rin na matitira. Nako, mukhang masasawi na si Sawo dito. One shoot na palaban pero na-dodge lahat ng Tempest of Blades. Sabay kuha pa ng onting swords dito si Ace. Ace really making the plays. Yes. Para dito sa Burmese Ghouls, Rob. Oo, ang ganda. Ganda ng galawan dito ni Ace. Muntik niya pa makukuha doon si Sawo pero hindi niya na pinilit eh. Oo. Kasi I'm not sure kung alam niya na walang divine judgment doon yung Kaja. Pero nakikita natin dito, Sawo is actually making damage for the side of Unique Devoe. Though, kanina, nakuha ni ano eh, ni One Shot yung ano eh, yung Turtle. Yeah, that's one of the reason ko bakit nakasabay din yung Unique Devoe. So far, ladies and gentlemen dito, in terms of kill, Burmese Ghoul ang nakakalamang. Pero sa draft kasi natin, Jin, scaling ang Burmese Ghoul eh. Oo, parang nga, yung ganitong nakakasabay ang Unique Devoe, okay lang eh. Palag pa din. Oo, kasi on the late game, specifically, pag kayang-kaya ng tumangke ni Maybe, pwedeng-pwede silang sumabay dahil ang dami nilang core or ang daming damage dealer. Yeah, kahit si Maybe lang yung mag-isang umarap, no? Tapos magsunod-sunod na lahat. At saka kung papansinin mo, Rob Luna, pati yung Johid, kaya nang i-burn ni D. Nakita mo kaya nang barilin ng barilin ni D. Oo, indeed. Pero nakita mo yung ginawa ng dalawang assassin na yun. Inassassinate nila. Oo, kumbaga si One Shot, di niya alam kung paano niya. Wala siyang mahuli dun eh. Wala talaga. Even sa Lycan Pounce. Oo. Oh my. I think masyadong maaga nga yung Roger pick. Tingin mo, Rob? Oo, maaga. Or kung gusto nila core, kuha sila ng iba pang core na siguro. Or ban nila yung ano? Pero ano, itong link dito ni ano ha, ni Ace. Oo. Kumbaga, combination ng aggressiveness and ano eh, alam niya rin kung kailan siya aalis eh. Oo. Diba? Safety din eh. Tama ka, Rob Luna, no? Itong si Ace talaga pa maglaro. Malaki DA machine din eh. Mm-hmm. 5-0-5. And really giving Burmese Ghouls the opportunity to probably get game number one. It's a matter of execution para dito sa Unique Devoe.
Yes, they have all the catch in the world. Pero paano ka nga naman manghuhuli kung hiwa-hiwala yung mga, kumbaga kung tabi-tabi, mm-hmm, yung mga kalaban mo. Oo. Wala kang mahuli na isa eh. Indeed, indeed. Pero actually, pwede nga mag-turtle yung Burmese Gold dito eh. Kasi nag-retry si Wanshoot eh. Pero Tempest of Blade, napilitang gamitin dito ni Ace. And yep, yeah, so far dito mga kaibigan, dalawang inner turrets na lang for the side of Unique Devo. Given naman na ang nasa yung momentum nasa Burmese Gold, pero kasi hindi rin sila pwedeng magpakampante eh. Kasi itong Kaja na to, kumbaga, hindi rin pwedeng umasim, yeah, dito yung mga core ng Burmese Gold kasi pwede pa rin silang mapitas nitong Kaja na to. Hindi talaga, men. Alam mo, there's still the opportunity for Unique Devo to pick off one. Mm-hmm. Pero tingin ko pag naka-pick off sila ng isa, kailangan nila mag-backrob. Oo. Hindi pwedeng yung isa nahuli tapos laban ulit. Kasi ano eh, yun lang yung option nila pang huli eh. Mm-hmm. Masyadong malikot yung Claude, masyadong malikot yung Benedetta. And looking at the items right now, tama ka Rob, mababurn na nila yung mga buhay dito ng Unique Devo. Kailangan mag-ingat ng Unique Devo pa rin. Grabe yung opensa ng Burmese Gold dito, pare. High pace guy gaming. Saka ano, yung pag-zone out nila rito, hindi na rin pinilit eh. I may say that Unique Devo, hindi pa naman to Luminous Lord. Bigay nyo na sa kanila kasi awkward yung position eh for the side of Unique Devo. So, ang magiging setup dito for Unique Devo is that pagka nakahatak dito si Sawo, is that si Defender, siya yung mag-zone out using the Black Dragon. Uh-oh. Pero ito, laban na naman. Pero mukhang mauna si Defender dito with the Black Dragon. At yun na nga yung ejector para kay maybe implosion. Tumama sa dalawa. Yun na yung Ring of Order dito. Pero pumasok si Ruby Didi mag-isa. Nako, ito na ba ang fight na hinahanap ng Unique Devo? But that is a monster kill para kay Ace dito. Ace, still alive. Templates of Blades. Tabi-tabi ang Unique Devo. Yun naman pala ang plano. Divine Judgment sa muka at nakakuha pa ng isa. 11-17. Hindi pa tapos ang laban, Rob Luna. Hindi, definitely. Hindi pa tapos. And yung Lord, yes, nandito pa naman for the side of Burmese Gold and this is gonna be easily defended by Unique Devo. One shot doon, naka-double kill siya, nagkapilitan, and I like na sila yung nag-initiate ng fight. Hindi nila hinantay na dumating pa yung Lord doon sa may top lane kasi mas lalo silang machu-choke out. And yes, Unique Devo, they're still in the game, Majin. Oo, hindi pa tapos to. Ang ganda ng ginawa nila, Rob, no? Nung sinabi mo kanina na ano, na ang magzo-zone si Defender, zinone niya talaga. Oo, nangyari talaga yung sinabi mo na instead na yung Kaja yung mauna, kailangan yung Yuzong yung mauna. Oo. Saka hindi din yung implosion doon ni Maybe, ano eh, parang haphazardly, parang napilitan na eh. Napilitan na, hindi na set up eh, no? So, I can therefore say na kaya pa ng Unique Devo to, pero ang magiging mahirap sa kanila dito, Rob, mm-hmm, kapag nakapatay sila, di sila makakapag-push agad. Indeed. Kasi ang daming ways ng Burmese Gulls lumipat ng mapa. Again, this is a Ling, this is a Claude, oo, this is a Benedetta na kayang mag-roam around ng mabilis. Mm-hmm. In terms of sa mga push ng mga minion wave, mas ano eh, mas versatile dito yung Burmese Gull eh. Yeah, nag-agree ako sa iyo doon na either the top and bottom lane, pwedeng maghiwala yung dalawang assassin. And yeah, Unique Devo, kailangan nilang piliin ng tama yung mga fight na na gagamitin or ika-clash nila dito against the Burmese Ghoul. Pero at this point, pwede rin silang mag-initiate eh. Kasi given nga na magkahiwalay dito yung mga members ng Burmese Ghoul, pwede nilang i-funnel into one side lane, hatakin kagad si Ruby Didi, then get it from there. Then that's gonna be a 4v5 scenario. Oo, ganun yung mangyayari, no? Parang imbis na i-5-on-5, hatak na lang, tapos lumaban na, pilitin na hanggat kulang, mm-hmm, yung kalaban. Ang mahirap sa Burmese Gulls kasi, isa lang yung main tank eh. Pag nawala si Maybe, mabuburst din kaagad yung apat, no? Tama ba, Rob? Indeed, indeed. And grabe yung laruan dito ni Ace. Alam mo yung composure niya, pero given ha, nandito malalim, Ruby Didi trying to get the base turret onto the top lane by himself. Parang nagpo-force ng reaction dito ang ano eh, ang Burmese Gulls. Na pansinin nyo doon, nasa taas yung Benedetta. Meanwhile, pag pumunta doon yung mga members ng Unique Devo, yung ibang members naman ng Burmese Gulls, pupush sa gitna. Tama. Pupush sa ibaba. Tama. So ngayon, disarail ngayon dito yung Unique Devo. Di nila alam kung saan sila didipensa. Parang tabi-tabi na sila lagi, no? Hindi na sila nagkakaiwalayan. Pero mukhang ito na yung unang iwalay. One shot is gonna be shotted down by Burmese Gulls. Tama ka, Rob Luna. Sinasay ko lang ng Burmese Gulls dito ang Unique Devo na pumunta sa top, pumunta sa mid, and then pag may nakita silang dalawang hero doon, pipitas sila. Yes. At ganoon na yung ginawa nila kay One Shot.
Indeed. And ang mas kailangan ditong gawin ng Unique Devo is dapat sila. Kumbaga, kailangan nilang pumili eh, na kung dito sa lane na to, kunin natin. Kasi kung hahayaan lang nila, ang magdikta sa kanila is Burmese Gold, unti-unting machichip yung mga turrets nila dito. Look at this, lahat ng mga minion waves nakashove ngayon sa Unique Devo and libreng-libre para sa Burmese Gold na subukan kunin dito ang Lord. Pero alam ito ng Unique Devo, they want to contest this one. Hindi nila kailangan, hindi nila pwedeng ibigay ng ibigay yung mga ganitong klase ng objective kasi in the long run, sila lang din ang matatalo. They have to play to win. Kailangan na nilang i-contest, Rob. Pero wala eh, kahit sabihin mo yon na kailangan nilang gawin, mm-hmm. Ang hirap pumasok. Risky din risky eh. Risky talaga, pero feeling ko kailangan nilang i-risk yun eh. Like, yes. I-try na i-go ni Defender, kaso the problem is, since 4-core setup ang Burmese Ghouls, tunaw agad mm-hmm. yung tank dito ng Unique Devo. Indeed. Or pwede siguro dito, baka gawin nila ulit yung ginawa nila kanina. Look at here on the gold graph dito mga kaibigan. It's all about Burmese Gold. Yabby. With this 9,000 lead as of 16 minute in nitong laro na to. Pero baka gawin nga ulit dito ng Unique Devo. Before dumating yung Lord, biglain nila rito yung Burmese Gold. Pero alam ng Burmese Gold eh, hindi na sila nagdidikit-dikit eh. Katulad nung sa level 1 Lord kanina, naghiwahiwalay. This is the same strategy na ginagawa nila for the past 3 minutes na nagpo-push on all lanes actually. Tama ka, Rob Luna. Kumbaga parang na-discover ng Burmese Gold dito na, teka, bawal tayo sumabay ng sa bayang pagbigkas ha. Mm-hmm. Baka pwede natin sila lutuhin. Lituhin natin sa mapa to the point na mag-iwaiwalay sila. Pag nagkaiwalay sila, doon natin pipitasin. At ganun na nga yung nangyari. Yes. Top lane, mamba, patay. Mm-hmm. I mean, wala nang tore. Hindi pumipilit yung Burmese Ghouls. Hindi. Ang ginagawa nila, bait mo yung mga skill. Oh. Yes. Even Ace, nung nakita niya na nabasag yung top, punta siya kagad doon sa ibaba. Kinlin yung minion wave now. Laban sila dito. Laban na talaga. Ito na yung Dragon, ladies and gentlemen. Tapos na palaban pa ngayon. Sa loob yung implosion. Ito yung sabayang pagbigkas na gusto sana ng Unique Devo. Sa wakas, nakakuha sila ng isa. Hindi pa tapos ang laban. Again, Unique Devo's lineup is made for a team fight. Rob Luna. Meanwhile, Burmese Ghouls, napatakbo na lang si Kid dito. Can Kid take one shot away? Hindi niya kaya, nag-solo siya! Nice pick oh, para sa Unique Devo dito na miss position ng Burmese Ghouls. Oh my, I think kaya niyang tumakas dun eh. Pero talagang nilaban niya eh. He actually thought na aabot doon sa ibaba si D. And as well, pwede naman tumalon-talon papunta si Ace. Pero that was a very risky play coming from the Lunox. Pero hindi sila nag-asim, pwedeng... Nag-asim, no? Nag-asim. Oo, hindi sila pwedeng basta-basta kasi Unique Devo. Ayan, ako, risky din yan. Buti na lang na I4-1 ay ni Ruby Didi. Oh my glob. Burmese Ghoul, they are on the upper hand. Pero look at the swing. Diba? 10,000 lead pa rin naman dito for the Burmese Ghoul. Oo. And pero kasi, ano to eh, 1-1 pa rin to 1-1 eh. 1-1 to. Kung si Ace dito is 6-0-6 sa side ng Burmese Ghoul, Sunset Lover is 3-0-5. Hindi pa pala namamatay si Sunset Lover. At saka ito pa to, Kuya Rob Luna eh. Ang 1-1 kasi, once na makapaprock ka niya nung kanyang passive, kahit link ka, kahit saan ka pumunta, kita. Kita basta't may mark ka. Ayun na nga, op! Sinubukan natin hilahin dito pero hindi. Joke lang pala yung para kay Sawo. Implosion tumama na naman. Habang pre-hit dito ang side ng Burmese Ghouls. Nako, yung dragon dito late na dumating. Naging butiki na lang. Sunset Lover. Balik ka muna sa Sunset. Sabi dito ni na Ace as they will pick off the 1-1. Crucial pick off for the side of Burmese Ghouls. And I think Rob Luna, eto na ata ang pwede nating sabihing GG push. Dahil Sunset Lover is down for 30 seconds. Oo, delikado dito ang Unique Devo. Given na namatay nga doon yung kanilang 1-1. Look at the turrets dito. Ang bilis. Tinunaw doon ni D. May sunod pa yata. Even Lil, patay na rin yata. Pero sa likod, nagkahiwa-hiwalay na Jane ang mga members dito ng Unique Devo. And I think this is it. It's all about experience para dito sa Burmese Ghouls. I think we can finally say it. Hindi na nila papabutin ni Sunset Lover sa laban na to. Ace finishing the game. And the Ace and Burmese Ghouls will take game number 1. Ang lupit non-rob. Yes.